So mostly pala online tong mga to. Offline. Offline. Tama, offline. Ano ko Facebook. Local offline. Local, ang pinaprospect dito rin sa local area din. Para gawin sa, from online yung offline nila ng post-up. Kasi yung network ni Jason eh. Jason talagang tao-tao. May strategy sila na may flyer yan. Di ba usually pag flyers, madami? Ay nga, flyers eh. Sila flyer lang. Isang peraso. Yung flyer na hindi mo pamimigay. Di ba? Kunwari, yung mga tao nga nasa kalaw. Ngingiti-ngiti lang. Pagka may ngumiti din, uy, may negosyo ako, abot oh. May negosyo ako, pwede kang kumita ng 10,000 per day. Pag inabot, hindi mo bibitawan. May office kami dyan, may libreng kape. Sama ka na, papaliwanag namin sa'yo. Pag sumama, hindi mo nabibigay yung flyers, nasa iyo pa yun. Tapos papanik sa taas, sa kalaw, lalatagan. Eh, pansinin nyo to, ha? Ang company, maraming opisina, di ba? Company owned, branches. Meron sa Cebu, sa Baguio, di ba? Sa Davao, Jensan, sa Buanga. Ang pinakamalapit na company owned branch, sa Kalaw. Alam nyo ba yung Kalaw? Yes. Di ba kayo nagtataka? Lapit-lapit ng Kalaw, ba't may branch doon? Ba't di na lang hatakin yung mga tao doon, papuntahin dito sa Ortigas? Tama o tama? Tama. Sina Jason na nagsabi sa akin, Dok, may kakaibang market sa Kalaw. Sabi ko, anong market sa Kalaw? May mga siman. Sabi ko, yan, ngayon, siman dalawa, local, international. Yung local siman, siyempre, within the Philippines na. Ang sweldo niya, 50,000, 70,000, 100,000 per month. Pag nakasakay ng barko, may international. International sweldo niya, 100,000, 200,000, kalahating milyon, pagkapitan. Buwan-buwan, pag nakasakay sa barko, may sweldo. Pag hindi nakasakay sa barko, nasa lupa, walang sweldo yun. Sabi ko, ano pa rin ngayon? Dok, ang factory ng mga seaman, nasa Kalaw. Pag mag-aaral ka para mag-seaman, nasa Kalaw ka. Pag umuradwit ka para maging seaman, nasa Kalaw ka. Bago ka sumakay, seaman ka, nasa Kalaw ka. Pag lapag mo, unang-unang pupuntahan, Kalaw pa rin. Gusto mo mag-promote sa posisyon, gusto mo maging kapitan, mag-aaral ka, Kalaw pa rin ang pupuntahan mo. O sabi ko sa kanya, maghanap ka ng opisina sa Kalaw. Ang nahanap yung magsaysay building. E doon yung factory ng mga seaman eh. O nakakuha. Sila mismo nakakuha ng office. Binayaran natin opisina for 2 years. Nandun sila umaga. 9 o'clock, 10 o'clock, nandun doon. Mga seaman ang mga prospect nila. Ang dami na nilang na-create na millionaires. May mga seaman na nabaliw, sumali, ayaw na sumakay ng barko. Oh, ito na lang ang gagawin. Sabi niya, akala namin para kumita ng malaki, magsisiman. Yung pala, bukod sa pagsisiman, may paraan pa pala para kumita ng malaki. Namamarket nila yun yung mga tao doon. Kasi ang puro lalaki. Tapos nag-expand na yung organizations nila, pumuha na ng mga estudyante sa Eyak Lasal, naman School of Adamson, San Beda. May mga downline silang estudyante na Indiano sa Eyak Lasal. Isipin mo, ibang lahi na, downline sila. Diba, hindi sila nag-nosebleed. Kinukumbulsyon. So, lumaki na lumaki organization. Sana nakarating, may PNG na sila. Papua New Guinea na downlines. May Cameroon sa Africa. So, magsimula lang, tao-tao. Kasi pag sinimula mo ng tao-tao, lalaki-lalaki yan. Okay? Ngayon, mas pinaprefer ko na magtao-tao, lumabas ka ng bahay, kumausap ka ng tao, kakilala mo. Hindi mo man kakilala, o kaya mga ka-Facebook mo, nag-meet kayo, nalatagan mo. Ang ibibenta nyo guys, bukod sa company, ibibenta nyo rin grupo nyo. O yung grupo namin, TGIA, may sistema kami. You sell the system. We have a system para ma-duplicate yung success in a short period of time. Kasi marami nag-aalok na in global eh. Baka yung aalokan nyo, naalokan na before. What sets you apart? Anong kaibahan nyo sa nag-alok na sa kanila before? Yun na yung support system ng grupo nyo. O, alam mo na, maganda yung company. Ito yung company. Ito yung product. Bukod dyan, yung grupo namin, ayan, pangalan TGIA. Ang founder, si Mr. Nestor Gonzaga, full-time. Pag sinabing full-time, may oras para sa business. Hindi part-time. Yung pag tinawagan mo na sa trabaho ko, mga ingay. Mamaya pa ako lalabas sa 5.
Hindi, pag niyaya mo sa OPP, paano na? May trabaho yung pasok eh. Ang apply nyo, full-time. Okay? May experience sa gantong negosyo. Yung experience, may successful experience. Yung successful experience, hindi isang taon, dalawang taon lang. Kasi may ganun eh. Kumita ako ng malaki sa networking. Kumita ako ng 200,000 per month. Ilang buwan? Isang beses lang. Hindi na naulit. Ano nangyari? Chamba lang eh. So, yung apply nyo, full-time. May experience. May successful experience. May successful experience for a decade. Dekada. In short, hindi lang taon. 10 taon mahigit. Nag-gets nyo? Bihira yung ganun. Kasi may iba makakasalubong, oh, networker ako, kumita ako ng 6-digit. Ilang beses? Isang beses. Hindi na naulit. O, bakit? Eh, natsamba lang pala. So, ibang klase. Ibig sabihin, pag ikaw, sanay ka kumita ng 100,000 per month, taon-taon na dekada ang lumipas, ibig sabihin, may ginagawa kang tama. Pag minsan ka lang kumita ng 100,000, 200,000, hindi na naulit. Tsamba yan. Tama ba? O, kaya nga ito yung mga itinuturo sa inyo, ito yung support system ng group. Yung ibibenta nyo. Yung company, no question na sa company. Stable yung company. Maganda yung products. Nagpi-payout. Daily payout. Pati Sabado at Linggo, may payout. Pati alas 4 na madaling araw, may payout. Di ba? Yung hindi magawa ng ibang kumpanya, ginagawa natin. Okay? May ibang company, puro billboard, kaliwat kanan. Puro artista, kaliwat kanan. Narinig ka na yun? Yes. Subukan nyo magpa-recruit doon. Matatawa kayo. Matatawa kayo. Sabihin mo, sige nga, recruitin mo ako. May website kayo? Wala. Paano mo nakikita yung income mo? Linggo-linggo, cheque-cheque. Tipingin na, wala silang website na ikaw yung mag-encode, na makikita mo yung income mo, na makikita mo yung paglago ng downline mo, real-time. Pero may billboard sila, may artista. Kayang gumastos sa billboard, kayang gumastos sa artista, pero hindi kaya gumastos sa website na makikita mo yung negosyo mo real-time. Ibig sabihin, hindi sila online. Manual sila. Mahirap yung negosyong manual. Paano mo matatrack yung negosyo mo pagka nag-expand na sa Cebu, sa Davao, sa Baguio, lalo na sa ibang bansa kung manual? So, ibig sabihin, yung kumpanya nila, mukha lang malaki kasi may billboard, may artista. Pero hindi naka-gauge o hindi naka-support yung system ng kumpanya pang-international, pang-Pilipinas lang. Yun yung mahirap kapag mukhang maingay, mukhang madami kasi may artista, pero yung sistema nila, hindi pala pang-international. Even pang-local, nakaka-turn off. May isang leader pangalan, DM Ebora, nurse, nagkakalahating milyon buwan-buwan, top earner natin sa Jensen Davao, naka-Mustang din, tsaka naka-Hammer. Isang daan na yung nakukuha niyang tao galing doon sa kampaning yun. Galing Franto. Oo. Alam mo ginawa niya? Binuksan niya lang yung laptop niya. Pagbukas ng laptop, pinakita yung website natin, yung DTC, Distributor Tracking Center, pinakita yung mapa. Pagpakita ng mapa, di ba may pumupula-pula? May pumupula-pula. Pag tinapat mo, Italy. Pag tinapat mo, PNG. Pag tinapat mo, Africa. Di ba? Nakalagay yon. Tinapat niya. E may nakuha siyang dalawang leader from front row. Sabi niya, ano yung pumupula-pula? Patapat mo yung cursor. Mga bansa yan? Yes. Ano ibig sabihin nun? May downline ako dun. Magtinginan yung dalawa. Siya, may downline sa ibang bansa. Gumagalaw. Tignan mo, yun, apat na sila dun. Dito, 200 na sila. Sabi nga, tayo pinag-uusapan natin, tagom lang, tsaka tagom, tsaka panabo lang. Si Apple, mga bansa pinag-uusapan. Kasi sa kanila, walang ganun. Mano-mano nga sa kanila eh. Mano-mano. Yung production mo ng isang buong linggo, ibibigay yung check-in mo after a week. Ipin ba, isang linggo, ibibigay after a week. So parang 2 weeks delayed. Ang banko nila, Union Bank. Pag nasa probinsya ka, may regional clearing pa na isang linggo. So 3 weeks.
Tapos yung check-in mo, 500 ng 3 weeks pa. 3 weeks pa, tagal, sobra. Oh, ang mahal pa ng products, Diyos ko po. Pag may package silang ganito, kunwari package sila, 3,900 o 4,000, yung product mo, 2,800 lang. May product sila, may package silang 7,000 o 8,000, ang product mo, 5,800 lang, 5,800. So, hindi value for money. Laging, ito yung lalabas mong pera, ang product net SRP, mas mababa. Tayo baliktad. 6,980, ang product mo, ang worth, mas malaki. Tapos meron pa mga value-added services like may discount ka sa tuition fee, may insurance pa, may medical check-up pa, may cardio pulse pa. Di ba? By the way, oh, yung mga cardio pulse certificate, pwede nyo pang-attract sa mga prospect. Sabi nyo, oh sir, tito, tita, pwede nyo tingnan yung kalusugan ng puso nyo, may clinic doon sa amin, libre to. Pero dahil sa, sabi mo, 1,000 pesos to. Pero dahil sa tita ko kayo, may 50% discount. 500 na lang. Malalaman niyo yung kalagay ng puso. Mapoprospect niyo sila. Meron pa tayong ganun, di ba? Libre. Pwede niyo mapapunta rito para pag nakita, ito yung kalagay ng puso niya, tatakutin ng nurse yung lagot kayo. Eh, biro lang. Papaliwanagan naman. Kasi kung nakita niyo yung cardio pass, may mga poster, di ba? Parang 1 out of every 5 Filipino nagkaka-heart attack. O pagkatapos may kita niya, ano bang ginagawa nitong cardio pass? Ah, ganun pala. O ito palang VidaMax, tsaka VidaDig, nagpapadilate pala ng artery ng puso. So, maganda yon. So, pag sila type 4, type 5, medyo hindi maganda yon. Might as well, mag-join na lang sila o bumili sila ng product. At any rate, parang may benta ka. So, karamihan sa mga bata, nag-aaral pa. Tama ba? Yes. Ginagawa niyo yung business, part-time. Tama? Yes. May mga magulang ba nagre-reklamo? Yes. Nagre-reklamo yung mga magulang. Ano sabi ng mga magulang? Laging, laging ginagabi. Utu-utu daw. Ano pa? Utu-utu. Ha? Nagpalupos. Budol-budol. Budol-budol. Nasasagot yun yung mga ng tama yun. Depende yan sa relationship yun sa magulang niya. Siyempre, pag close kayo, sabihin yung totoo. May nagbi-business ako. Pwede naman ako magtrabaho sa Jollibee, cashier, crew sa McDo. Tama ba? Eh, kung yung sasweldohin ko doon, kikitain ko sa aim ng mas madali, hindi ganun din yun. Does it mean pag ikaw nag-cashier ka sa McDo, nagpa-scam ka, nagpa-auto ka sa Jollibee? It's the same thing. Ito, ang difference nun, ito business. Yung cashier sa Jollibee, hindi kikita ng 50,000 naman. Tama o tama? Yung crew sa McDo, hindi kikita ng 20,000 a week. Pero ikaw, pwede ka kumita ng 10,000 per day. O kasi pinasok mo business. Pero hindi ka nagpauto. Ibig sabihin, lahat nagtatrabaho sa McDo, Jollibee, na part-time student, nagpauto. Diba? Kung lalagyan mo ng konting logic, tawag doon logic. Pero siyempre, pag sinagot mo ng nanay, tatay mo, nay, may logic yan. Para ka nang namimilosin po yan, diba? Kaya nga sabi ko, depende yan sa relationship niyo sa magulang niyo. Kung close kayo, sabihin niyo, na yung nagninegosyo ko. Ang tawag dito, entrepreneur. Ang spelling, E. Pero ang pronunciation, A. Entrepreneur. Okay, pag asa ka galing, entrepreneur. May entrepreneurs meeting. Galing ako doon na eh. Entrepreneur. Hindi mo masisi kasi baka probably yung mga magulang mo empleyado. Tama. Yung mga magulang nila, empleyado rin. Tama. Pag sinabi mong kita ang 10,000 pesos per day, hindi makapaniwala. Tama. O tayo, 10,000 pesos per day, common na pinag-uusapan. 100,000 pesos per month, million pesos per month, common na pinag-uusapan. Sa kanila, pag sinabi mong, nay, may kitaan 1 million pesos per month, ay, scam yan, scam. Budol-budol yan, illegal yan. Ano yan, kapa? Diba? So, yung mga bagay na
Bigyan ko kayo ng perspective. Everybody say perspective. Perspective. What if anak kayo ni Henry C? Kilala niyo si Henry C? Yes. What if anak kayo ni Henry C? Ano pinag-uusapan sa hapagkainan during breakfast, lunch, and dinner? Business. Breakfast na lang. Business. Pag pinag-usapan, oh, mga anak, kamusta ang benta natin sa SM? Ay, tay, kahapon, medyo matumal, mga 860 million lang ang benta natin kahapon. Kamusta naman ang benta ng real estate division natin ng SMDC? Actually, bagsak ang real estate ngayon, tay, nasa 8 billion lang ang benta last month. Eh, kamusta ang pinapaikot ng pera sa BDO? Actually, ang equities and treasury bonds natin, nasa 4.6 billion pesos lang tayo. Eh, ano pa negosyo ni Henry C? Mall, Banco de Oro, Banco, SMDC, real estate. So, kapag ang tatay mo, negosyante, natural ang pag-uusapan, business. At kung malaking negosyante yung tatay mo, pinag-uusapan, million at billion. Siyempre, kung doon ang pinag-uusapan, natural na sa'yo yun. Tama ba o tama? Yes. O, pero pag ang, kapag ang mga ang pinag-uusapan, ideas, businesses, paano palalago yung negosyo? Tama o tama? Eh, kapag ang magulang mo, empleyado, ano pinag-uusapan? Uy, napanood mo na ba yung kadenang ginto? Nakita mo? Nakita mo si... Na, diba? Pag ang mga magulang mo, empleyado, ano pinag-uusapan? Uy, siya napitulko, may gabi. Diba yung mga pinag-uusapan, mga chismis, diba, mga showbiz, yun ang pinag-uusapan. Yung mga malilita tao, ang pinag-uusapan, tao-tao. Yung mga negosyante, pinag-uusapan, ideas, businesses. Paano pauunlad ang bansa, paano pauunlad ang business. So, huwag kayong magtaka. Kasi baka mamaya yung buong angkan nyo, lumaki, puro mga empleyado. Pinag-uusapan, kapitbahay, utang, tao-tao. Hindi pinag-uusapan yung negosyo. Hindi pinag-uusapan yung technology, yung expansion, paano magagamit ang Facebook sa business, paano magagamit ang Instagram sa business, di ba? Paano kikita ng malaki, 10,000 per day, 50,000 per week, hindi pinag-uusapan yung mga bagay na yun. Kaya pagka natuto ka sa ganito at i-discuss mo sa kanila, may friction. Hindi maka-relate. Parang, ha? Anak lang kita. Anong 10,000 per day, 20,000 per day? Eh, ako nga, 20,000 per month, pahirapan pa eh. Anak lang kita. Diba? Ang tawag doon, too much familiarity. Anak kita eh, ako nagpapaligo sa'yo noon eh. Diba? Ako nagpapalit ng salawal mo eh. Tululaway ka nga dati eh. Tapos ngayon, sasabi mo, yayamang ka, yabang mo ah. Diba? Kasi ang katwiran ng magulang, papunta ka pa lang, babalik na lang. Saan sila nagdaan? Diba? Hindi nagkatagpo. Diba? Yung pag sinabi ng tatay mo, papunta ka palang pabalik na, saan kayo nagdaan tayo? Ba't di kita nakita? Sabi mo, nag-millionaires club kayo? Nag-GA kayo? Ba't di na bago buhay natin? yun yung problema. Buti na nga lang, because of technology nowadays, lumiliit yung mundo. Isipin mo, may mga tao kang mamimit because of Facebook at Instagram na hindi mo mamimit 20 years ago na wala pang Facebook at Instagram. May businesses kang magagawa because of Facebook and Instagram na makakausap mo yung mga taong nasa Papua New Guinea, nasa Africa, na hindi mo magagawa 20 years ago. Magagawa mo 20 years ago, long distance, collect call. Di ba kung inabot yun pa yung ganun, di dial? O kaya pupunta ka mismo ng Singapore para makarecord ka ng Singapore. Magkano gagastusin mo? Unlike ngayon, minsan nag-Facebook ka lang, nakaka-record ka. Tama o tama? Yun yung nagagawa ng technology. Ngayon kung medyo maalam ka sa technology, well and good. Kung hindi, learn the basic tao-tao. I'm sure naman ang kakapal na ng mukha niya by this time. Yes. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Amoy pa lang, makapal na ang mukha. So, anong ibig ko sabihin? Pag makapal ang mukha mo, lamang ka na. Lamang ka na. Yung kaya mo mag-approach ng tao, yung seryoso. Siyempre, pag nag-approach ka ng tao, tignan mo muna yung sarili mo. Pag ako ba nag-approach, hindi ako pagkakamalang magnanakaw. Hindi ba ako pagkakamalang magsusulisit ng kung ano-ano? Di ba yung palimus po na sumugang kami? Di ba baka ganun ang dating siya? Kailangan kahit pa paano, maayos yung suot mo. Di ba hindi ka mukhang scammer, hindi ka mukhang magnanakaw. Di ba mag-offer ka?
Ma'am, sir, may business po ako. Baka gusto yung makinig for 15 minutes. Baka dito kayo magkaroon ng opportunity. Ganun. Hindi yung, ma'am, sir, lika, rekrutin kita. Re-rekrutin kita. Tara, magparekrut ka na. So, learn the basic on how to approach people. May advantage ang tulad yung mga bata kesa sa amin. May tinatawag na psychology on amongst teenagers. Meron kayong pwedeng gawin na yung prospect mapapa-oo nyo na pag ginawa namin, baduy. Okay? May paawa effect. Lalo na kung alam mong gamitin yon, pwede mong abusuhin. Pwede mong abusuhin na oo pa rin si prospect, sasali pa rin, bibili pa rin na pag ginawa namin, corny. May kailangan lang marunong kayong gumamit ng tamang salita. Okay, right words, right intonation, may right skills. Are you ready to learn? Yes. So, kunwari, anong products na meron kayo? Air lift. Okay, talaga ito malakas ang air lift. Retail. Okay, benta. Pwede ang ending nito, makabenta ka, o ang ending nito, ma-recruit mo sila. Okay? So, maghanap ka ng mga 30s, 40s, pataas na kakilala mo. Konti o madami? Madami. Madami. Ano tawag mo sa kanila? Tita, tito. O, tita, tito, tawagan mo na. Huwag mong itetext. Okay? You're so unprofessional kapag tinetext mo para sa business. Tawagan mo, tito, tita, punta ako dyan. Bakit? Ito, maubos ng load ko. Basta punta ako dyan. Expect mo ko bukas ha, 8 o'clock ng umaga. Oh, sige. Okay. Next year, pag pumunta ka, may dala kang product. Huwag na huwag kang pupunta na wala kang dala product. Kung curly pang gusto mo, edi curly. Kung C24-7, edi C24-7. Kung angel E, kung babae si kita pupuntahan mo, edi maganda, angel E. O, di laki kayo. Ano ka? Kato ka. Tito, tita, dito na ako. O, pasok. O, ano atin? Ayan, ano atin? Ba't ka napadalaw? O, siyempre number one, ngingiti ka muna. So, pag ngumiti ka, o, isang tingin. Yung mga magandang ngiti dyan, lalo na yung may dimple, i-maximize mo na, pakita mo lang ganyan. Bakit kailangan ngumiti? Tanungin niyo ako, bakit? Bakit? Psychology and selling says na nung tayo maliliit ng baby pa, lagi tayong nakaka-receive ng ngiti. Ang kit-kit na ng batang to. Di ba? So, ang brain natin hardwired. Naka-wire yan na kapag may ngumiti sa'yo, ang tendency gagaang yung pakiramdam mo. Kasi nung maliit ka, ganun ang ginagawa sa'yo. So, ngiti ka muna. Tita, good morning po. O kaya, kung umaga yan, ha? Tita, good morning po. Kaya po ako pumunta kasi, tita, negosyante na po ako ngayon. Ayan yung mga, yan yung script mo, tita, tanda yun, first line, tita, negosyante na po ako ngayon. Daling tandaan. No need to take down notes. No need. Tita, negosyante na po ako ngayon. Idol ko po kasi yung may-ari ng Jollibee, si Tony Tan Kachong. Huwag na huwag mo sasabihin yung may-ari ng Jollibee, tas di mo kilala. Idol ko yung may-ari ng Jollibee. Sino ba yon? Basta siya yun. Ano ka lang yung negosyante, hindi mo alam sinasabi mo. Tita, negosyante na po kasi ako ngayon. Idol ko po yung may-ari ng Jollibee, si Mr. Tony Tan Kachong. C-A-K-T-I-O-N-G. Kachong. Tony Tan Kachong. Kasi ang Jollibee po, napakaraming customers. Pagbanggit mo ng customers, kung kaya mong hawakan yung, kumari, ito si Tita. Kung kaya mong hawakan yung tuhod niya o yung balikat niya hawakan, tita, kasi negosyante na po ako ngayon. Idol ko po kasi yung may-ari ng Jollibee, si Mr. Tony Tan Kachong. Kasi po ang Jollibee, napakaraming customers. Saka ako nasasabi kung ba't kailangan mo siya hawakan pag binanggit mo yung customers. Napakarami pong customers. Tita, may product po akong dala. Ang tawag po dito, eh, ganire. Para po yan sa ganto-ganto. Kung curly fin, tingnan mo, di sabihin mo pa, curly po ito. Para po ito sa mga sakit ng katawan. Actually, pag nilagay mo ito, may mainit kang mararamdaman, lalakas ka rin po.
Okay? O kung may C24/7 kami, dala po akong C24/7. Para po ito sa lahat ng uri ng sakit, makakatulong po. Carry ba? Yes. O. Negosyante na po ako ngayon. Idol kayo may ano ng Jollibee, si Mr. Toy ng Kakyong, kasi ang Jollibee napakaraming customer. May product po akong dala. Binanggit mo na yung product mong dala at nagagawa ng product mong dala sa madaling salita. Okay? Yung product, may product po akong dala, Curly, para po ito sa lahat ng uri ng kirot sa katawan. Nakakatulong. Okay? Nakakaginhawa, nakakalakas din po siya. Okay? Pang-anim na script line, Tita, ikaw po ang kauna-unahang kong customer. Patch uli rito. Ikaw po ang kauna-unahang customer. Ito na yung pinaka-pamatay dito kung meron kang pusa. Practicein mo na. Kailangan yung kilay mo, medyo nakaganon. Tita, kayo po ang kauna-unahang kong customer. Sabi, tignan mo siya sa mata, sabihin mong, tulungan niyo naman po ako mag-ilo. Katapos, tulungan niyo naman po ako maging successful. Kilay mo na ganun. Successful. Pag babae ka and you're below 25, 95% it works at the time. Right? Pag lalaki ka, 90% it works. Bakit? Tita, tito, ang kausap, bata, tulungan maging successful. Hindi sasabihin ng utak niya, ayoko nga kitang tulungan maging successful. Ang pinakamadali niyang sasabihin, sige, tulungan kita. Sasabihin mo, o bago mo para sabihin yung tulungan mo naman ako maging successful, sabihin mo muna yung presyo ng product mo. Kaya sabihin mo, tita, may dala po akong product, Curly po ito, para sa lahat siya ng kirot sa katawan, nakakatulong po, nakakaginhawa. Pag nilagay mo sa parte ng katawan mo yan, nakakalakas din po, nagiging energetic ka. Tita, 500 plus lang po yan. Kung dala mo, retail pack. O, tita, 2,000 po yan. Kung dala mo, yung original pack. Sabay, tulungan mo naman po kung maging successful. Ano gagawin nun? Papanik ng kwarto yun, kukuha ng pera. Pero hindi mo nga ako ng dalawang ganyan. Hindi, nagkaroon nga ngayon ng pera, panggalaw. Practicing yan. Sigurado makakabenta ka. Okay. Yung iba, pagkatapos mabentahan, tsaka nire-recruit. O, tita, gusto ba maka-discount doon sa product? O, meron po kasing negosyo yan. Tsaka mo na pe-presentahan. Again, it takes practice. Imagine mo, kung 40 ka na, sasabihin mo yun. Tulungan mo mag-success. Maganap ka ng trabaho. Tanda-tanda mo. Ano ba pinagagawa mo? Nagigets nyo? So, samantalahin nyo yung pagiging bata nyo. Diba? Medyo cute ka pa pag bata ka eh. Pero pag mga 38 ka na, tapos ganun pa script mo, hindi na maganda yun. Wala kang ginagawa, palabi-labi ka sa kalsada. So, practice that. Pag marami kang product, mabibenta mo yan. Okay. So, yun yung script. Ipag-pray mo lang na huwag magsama-sama lahat ng mga tito tita mo sa isang okasyon. Kasi pag nagsama-sama yan, at nandunong ka, nakikita mo yon yung batang yon, ako kauna-unahang customer nun. Sabi niya, ikaw din. Ang dami pala natin kauna-unahang customer. Biyakin mo lang huwag sila magpupusa-pusa. Ang utak natin ng psychology nga. Ayun, kaya pala kinakailangan hawakan mo siya pag sinabi mong customer. Ganti nga. When you have a message and you're relaying it to somebody else na nagsasalita ka lang, ang tawag doon, naririnig niya yung message mo, auditory. Dumarating yung message sa pamamagitan ng pagsasalita mo, naririnig niya, auditory lang yun. Ngayon, pag nakikita ka niya at may facial expression ka, yung message mo nagiging visual din. Nagiging visual. May mga Christian ba dito? Christian. Okay. Para pag umaten ka ng church at nagtuturo si pastor, si minister, di ba? Lalo na kapag yung topic ay medyo kinukurot ka sa puso. Ibig sabihin, nakaka-relate ka. Nangyari na ba? Yes. Di ba minsan habang nagsasalita si pastor, kinikilabutan ka. Nangyayari yan, di ba?
minsan habang si Paso nagsasalita, medyo parang nanginginyak-ngiyak, mas nakaka-relate ka. Tama ka tama? Tama. O, kasi yung message na receive mo, hindi lang auditoring narinig mo. Nakita mo pa si Pastor, galit na galit, kasi nga, he wants to make an emphasis on the topic. Visual. Tapos kinalibutan ka pa dun sa message niya. Tactile or kinesthetic. Ibig sabihin yung communication, yung message na receive mo, 3 times. Through auditory, through visual, naramdaman mo, through kinesthetic o tactile. After that particular sermon, natapos yung service, pag uwi mo, mahirap kalimutan yung sinabi ni Pastor. Whereas, what if nakapikit ka lang, habang pinapakinggan mo si Pastor, nakaganon ka lang, pakinggan mo siya yung message, pwedeng wala kang naramdaman, pinakinggan mo lang. Paglabas mo, 30% lang yung napakinabangan mo sa message niya. After a day or so, nakalimutan mo na yung topic. Whereas yung nakadilat at may naramdaman na goosebumps, kinilabutan, 1 month, 2 months, ramdam na ramdam niya pa yung message ni Pastor. Yung paghawak mo, pag sinabi mong customer, narinig niya yung word na customer, nakatingin siya sa'yo, plus naramdaman niya pa habang sinasabi mo yung customer. So pagtayo nun, kailangan maging customer ako. Magkano ba para maging customer ako? Magkano ba yung curlyf na yan? 100 o 2,000, kukuha yan para magbayad. Kasi yung message na receive niya, 100%. Nakita ka, narinig ka, naramdaman niya. Do you follow? So practicing niyo. Ang tawag sa tinuturo ko, the science of communication. Sipin nyo, pag may nagsasalita, nakaganun lang. Ang global ko, grabe, napakagandang kumpanya. Napakalawak na negosyo sa buong mundo. Binary lang po ito, sa left, tsaka sa right. Pagka nag-pairing-pairing yan, ang laki-laki ng kitaan. May mariritin ng konti. Whereas, pag nagsasalita, guys, sa AIM Global, ang laking negosyo worldwide. Buong mundo, ang market mo, kahit saan. Diba, binary po ito, meron sa left, meron sa right. Pagka nag-pairing-pairing yan, ang laki-laki ng kitaan. Nasa bahay ka na, nakahiga ka na, kitang-kita mo pa rin yung left, yung right, yung pairing-pairing. Very visual. Whereas left yan, tsaka right, nag-pairing-pairing. Nag-guess nyo? Yes. So, iba yung dating ng message. It's the same message. Pero dahil may body language na noticeable, may emphasis, mas ramdam mo yung message, mas hindi mo makakalimutan versus sa ganun-ganun. So, practice this at aralan nyo. So, you can also apply this to prospecting. You can also apply this to closing. Ano yung closing? Napresentahan mo na. Iko-close mo, meaning pasasalihin mo na. Gusto mo, sumali na. You should master the art of closing. In sales, yan yung pinaka-importante. Yung closing na part. Napakita mo na yung product, napakita mo na yung business, napakita mo na yung 13715 accounts. Okay? It's good na pakita mo yung 13715 accounts, lalo na kung alam mo, yung client mo, kaya namang mag-7 at mag-15 accounts. Okay, alam niyo ba yung mga seaman sa kalaw, bareha sa kanila yung 7 at 15 accounts. Ulitin ko, bareha sa kanila. Kasi nga, kung kumikita ka ng 100,000, 200,000 per month, bari yung 7 at 15 accounts. Madami savings yung mga seaman. Plus, ang re-refer pa ng seaman, kapwa, seaman din. So, may pera. Okay? So, kaya ka sa grupo nila, ang bilis na bumulusok yung grupo nila. So, again, when you are closing, maraming mga strategy. Okay? Bigyan ko lang kayo ng ilang-ilang strategies ng closing. One, yung tinatawag kong MPSP. Most people, some people. Sa Tagalog, karamihan at yung iba. Okay? Pwede nyong gamitin ito kahit kanino. Ang utak natin, lagi nag-iisip ng dalawang option. Okay? So, make it a point when you're closing, maglalaro yung utak ng prospect mo dun sa dalawa na papipiliin mo. Paano yun? Pag ginamit mo yung karamihan o most people, dagdagan mo siya ng mga positive adjectives or adverbs. Karamihan, positive.
Yung iba, lagyan mo ng negative na adverbs, adjectives, at mga nouns. Example, napresent mo na yung product, napresent mo na yung marketing plan, 6980, 13750, eto na. Mr. Partner, partner, karamihan po sa napepresentahan namin, ayan, karamihan ha, karamihan po sa napepresentahan namin na bubuksan ang isipan sa ganitong negosyo, karamihan po sumasali, ginagawa ng paraan, at nagiging successful. Puro positive. Pero yung iba, gusto ngang yumaman, ayaw namang gawa ng paraan. Negative. Yung iba, mas gusto pang manood ng telenovela kaysa umasenso. Negative na naman. Eh, wala na tayong magagawa sa ibang yan. Yan yung mga taong mamamatay ng mahirap. Pero karamihan, balik ulit sa karamihan. Pero yung karamihan po, abay, ginagawa ng paraan, sumasali, nagte-training, nababago buhay, at umaasenso. So yung kausap mo naglalaro ang utak, ako ba yung parte ng karamihan? O ako yung parte ng iba? Ano nga ginagawa ng karamihan? Nabubuksan yung isipan. Nabuksan na yung isipan ko sa sinabi niya. Ginawa ng paraan, sige, gagawa ko rin ng paraan. Sumali, sasali rin ako. Matend ng training, nabago buhay. Attend din ako ng training para mabago buhay ko. O ako ba yung iba? Na gusto ngayon yumaman, pero mas gustong manood ng TV. Ako ba yung iba? Gusto ngayon yumaman, pero ayaw namang gawa ng paraan. Hindi, ako yung part ng karamihan. So pagtayo nun, ang gusto nun, maging part ng karamihan. Kaya nga may kasabihan, di ba, no man sa island, ayaw nating maging loner. Di ba? Sa pinanggalingan yung school, di ba? Yung mga gwapo, magkakasama. Yung magaganda, magkakasama. Diba? Yung mga bading, magkakasama rin. Yung mga mahilig mag-party, magkakasama rin. May grupo-grupo. Tama ba? Ikaw, ayaw mo nung mag-isa ka lang. Gusto mo part ka ng isang grupo. Kasi nga, ang gusto talaga natin, lagi kita tayo may kagrupo. Ayaw natin mag-isa. Jologs yun. Diba? Ayan o, yun yung mag-isa. Loner. Loser. Diba? Loser, mag-isa lang. Ayaw natin ng ganun. Gusto natin may tropa tayo. Psychologically, gusto natin yun. Kaya pag ginamit mo yung word na karamihan, ayoko ng iba. Yung iba, gusto niyo maman, di ginagawa ng paraan. Gusto ko doon sa karamihan. Ang ginagawa ng karamihan? Nabubuksan yung isipan. Yung karamihan, sumasali, ginagawa ng paraan. Yung karamihan, umaattend ng training, nababago buhay, at nagiging successful. Tambi ulit. Pero yung iba, oh, gusto kong masenso. Pero ayaw gawa ng paraan. Wala tayong magagawa doon. Yung mga mamamatay na mahirap. O, pero karamihan, ate, sumasali. Karamihan, partner, nababago buhay. So, iisipin nun, karamihan ako. Hindi ako part ng iba. Ang ginagawa ng karamihan, sumasali. Sasali ako. Ang tawag doon, you're talking to them subconsciously. Hindi mo siya dinediretso. Pero sa utak niya, diretsong-diretso yun. Ramdam na ramdam sapul. Niyo. Sapul na sapul yun. So, yung tinatawag kong most people, some people, technique o karamihan, at yung iba, technique. Pag karamihan, positive, positive, positive. Pag yung iba, negative, negative, negative. Cambio mo uli rito, positive, positive, positive. Okay, practicing yan. Siguro, after a few, after 2 weeks, ano ba 'yun? Iba naman ituturo natin. Wow. Okay, iba naman 'yun. Ngayon, siyempre galing kayo kung saan-saan lupalop, 'di ba? Iba nag-aaral. As much as possible, kung kami lang masusunod, gusto namin gawin ito full-time. Kung pwede lang 'wag na kayo pumasok. Eh. Pero hindi naman gano'n. Kasi number one, ang mga magulang niyo, ang priority ng mga magulang niyo, studies niyo. Studies niyo. Iginagapang nila yung pag-aaral nyo. So, regalo nyo sa magulang nyo ang studies. Magtapos kayo. Pag kayo nakapagtapos, yung mangyayari sa inyo after graduation, regalo mo yung sa sarili mo. Kasi nakagraduate ka na, ano gagawin mo? Maghanap ng trabaho. Ano, nag-Jollibee ka. Nag-crew ka sa Jollibee. Para kumita. Eh, di kaysa mag-crew ka sa Jollibee, hindi mag-global ka na lang full-time. Tama ba? Eh, kikita ka rin pala, maghahanap ka pa ng trabaho, hindi, eh, magnegosyo ko na lang, tuloy mo na lang yung negosyo dito sa inyo. Okay.
Basta make sure you fulfill your promise to your parents to finish your studies. Make good of it. Pagsabayin nyo, kinakailangan pagsabayin. Diba? Recruitin nyo kayo yung teacher nyo. Meron ganun. Recruitin nyo yung teacher nyo. Pag yung teacher nyo na-recruit, ayan, magre-resign yung teacher nyo. Wala lang yung teacher. Pwede? Ang nangyari yun. O kasi nakita na ba kayo ng teacher, kaka-teacher yung maman? Wala eh. Mga teacher, mga unsung heroes yan. Matuturuan ka, matututo ka, moral lesson, technical lesson, pero hindi sila asenso. Pero nakaka-influence sila. So yung mga teacher, makapal na mukha, sanay na magsalita, sanay na magkumbinse, sanay na mag-lecture. So kung presentation lang at training lang, ay marunong na yan. Pero income nila, fix, hindi tumataas, ganun at ganun pa rin. Bakit ko alam yan? Nanay ko, teacher, tumanda, teacher, nag-retire, teacher. Pangarap ng mga teacher, umasenso din. Kaya kung mapapakita nyo sa teacher to, eye-opener sa kanila. Parang ganito lang eh, teacher ka, pag nagturo ka sa estudyante, pag yung estudyante nagtrabaho, may porsyento ka. Hindi gagaling ang maturo mo. May porsyento ka, ganun ang network marketing eh. Diba? Kahit sa magpuntang trabaho yun, may income. Oh, gagaling ako magturo. Eh, hindi ganun eh. Hindi naman magturo, nagdokto, wala kang kita na nag-opera. ikaw in-opera, siningil ka ba? Nanay ko teacher, Arroyo High School, UN, corner top. Diba? Pag tinatanong ko, sabi ko, Nay, ilan ang ano nyo? Ilan ang section nyo? 38 ang section sila, fourth year. Sabi ko, ano tinuturuan mo? Tinuturuan ko yung mga matatalino. Ano yan? Ano section? Section 1 hanggang section 8. Sabi ko, section 8 matatalino? Sabi ko, sa amin, section 8, mga bobo sa robo. Kasi school nila 38 eh. 38 section. Eh, public school, daming. So, when I learned network marketing, retired na yung mother ko. Binalikan ko kay nanay ko. 26, 27 years ago to. May nag-present sa akin na isang tao na kumikita ng 20 million pesos per month, Amerikano, during that time. Kung paano tumatakbo yung mga bilog-bilog at kung paano kumikita. Siya yung nagturo sa akin mag-network. Lima yung clinic ko. I was making 80,000 pesos per month as a full-fledged doctor. Nag-resign ako sa mga clinic ko. Sabi ng nanay ko, sira ang ulo ko. Tapos pinaresentan ko yung nanay ko. Pinaresentan ko. Sabi ng nanay ko, hinampas yung lamesa. Bag! Anak! Sa tinanda-tanda ko, bawa namang ito eh. Sa tingin mo, hindi ko pa narinig yung mga bagay na ganyan. Tapos taka pa lang. Nakapalita ako dyan. Sabi ko, ano nangyari yun? Ba't hanggang ngayon, mahirap tayo. Nung nakapunta ka rito, di dapat umasenso tayo. Eh, binanatan ako ng, pag tinuloy mo pa yan, ikamamatay ko yan. Sabi ko na eh, chill. Relax lang kayo, baka kayo magkulak. Relax kayo. Eh, hinto ko na to, huwag kayong mag-alala. Hindi nga alam, nag-resign na pala ako. Alam na, babalik ang clinic. Nag-resign na ako sa clinic eh. So, ayaw na ayaw niya tong ganitong negosyo. Pinandidirihan niya ito, sabi, anak, hindi kita ginapang sa PLM para maging doktor ka at magka-clinic sa Makati Med para balikan mo ko sa bahay na to at drawingan ng bilog-bilog. Sumisigaw na. Relax ka lang. Hindi naman ako seryoso dito. Part-time lang to. Part-time, nag-resign na ako sa limang clinic. Eto na, hinataw ko yung negosyo. Distributor lang ako noon eh. After 6 months, nagkakalahating milyon ako buwan-buwan. Bumili ako ng big brown envelope. Alam niyo yun, di ba? Ginagamit sa school, big brown envelope. Pinuno ko ng tig-100,000. 50,000 pesos. Silagyan ko ng rubber band. Tsaka scotch tape, ganyan. Bumalik ako ng bahay namin. Nay! May regalo ako sa'yo. Ali yan, galing sa bilog-bilog. Eh, malaki niya yung kinikita ko. Kalahating milyong banban, di ba? 50,000 lang itong dala ko. Medyo sumagunta ko, opo, galing sa bilog-bilog. Sabi ko na eh, para sa'yo ito. Ano yan?
basura. Yung mga kalat mo sa bahay, bibigyan mo pa sa akin. Pag bukas niya, puro pera, tingin sa'yo, akin ba lahat to? Sabi ko, Nay, bilangin mo yan. Yung mataas na boses ko, kasi maganda na yung check eh. Binibilang, 1,000, 1,000. 10,000, di pa tapos. 1,000, 30,000, marami pa. 40,000, 50,000. Anak, akin ba lahat talaga to? Sabi ko, opo, Nay. This was 27 years ago. Sabi ko, Nay, habang nabubuhay ako at nabubuhay ka, bibigyan kita ng ganyan buwan-buwan. Sabi ng nanay ko, sabi ko sa nanay ko, gastusin niyo yan sa inyo lang. Alam mo naman na matatanda, yung bibilin para sa kanila, ibibili pa para sa apo. Sabi ko, Nay, sa inyo yan, ako na bahala sa apo nyo, sa mga kapatid ko. Yan, inyo lang. Ba't akin lang, anak? Ang swapan ko naman. Nay, buong buhay natin, naghirap ka. Ito ang glory days. Sa'yo naman yan. Ang laki-laki ito, anak. Ano gagawin ko? Bahala kayo. Mag-ballroom dancing ka. Magpamasahe ka. Diba? Huwag ka lang magda-drugs. Huwag ka man lalalaki. Huwag ka magkakasino. Diba? Gusto mo, pa-parlor ka. Diba? Pakulot ka. Pag di mo nagustuhan, paulat mo ulit. Trip-trip lang. Diba? Trip-trip lang. Sabi talaga, pon-pon, may ganito. Opo, Nay. After 2-3 months, dinala ko nanay ko sa Hong Kong Disneyland Ocean Park. 68 years old siya nun, nag-Hong Kong Disneyland. Alam mo yung matanda, may picture kay Mickey Mouse. Nakangiti siya, nakaganon. Dinala ko sa Ocean Park, dinala ko sa Singapore. Ba't ko ginawa sa nanay ko yun? Kasi mahal na mahal ko yung nanay ko. My father died when I was 1 year old. Hindi na nag-asawa yung nanay. Pwede naman siya mag-asawa. Sabi ko, Nay, ba't lumaki tayo mahirap? Kasi ang tatay mo magad na matay. Electrical engineer ang tatay mo. Malaki sweldo. Kaya lang at the age of 44, inatake sa puso. Namatay. Sabi sa akin, ang daming nangigaw sa akin nun. Sabi, may nangigaw pang Amerikano. Sabi ko, pwede yung sinagot. Di dapat sa US ako pinanganak. Dapat mayaman tayo ngayon. Sabi ko noon. Sabi, kayo ng mga anak ko ang ginawa kong asawa ko. Siya yung tumayong nanay at tatay, teacher. Alam yung darating sa bahay, daming lesson plan, diba? Lumaki kaming mahirap. Kaya nga graduate ako ng PLM. Pamantasan ng lungsod ng Maynila, College of Medicine. Tuition fee namin 2,000 pesos per sem. Habang ang UST, 30,000 pesos per sem nung panahon namin. Habang ang FEU tsaka ang UERM, 30,000 pesos per sem. Kami, 2,000 pesos per sem. Kami yung mga tipo ng sudyanteng nakaputi, medicine, nakasabit sa jeep. Walang bag. Wala kami pambiling bag eh. Walang libro. Wala akong pambiling libro eh. Pero may xerox ako ng kada chapter. Manwari, may exam na 5 chapter. Papasirox ko yung 5 chapter, nakalagay dito. Tapos nakasabit ako sa jeep. Pag stoplight, bubunutin ko yun, magre-review. Gona, pasok ulit dito. Sabit na naman. After 2 years, nagtaas kami ng tuition fee, naging 3,000, nag-rally kami. 1,000 increase, nag-rally. Yung mga classmates ko, humiga sa kalsada. Ganong kahihirap yung mga classmates ko. Sipin mo, from 2,000, ginawa 3,000, nag-rally. Humiga sa kalsada. Medicine na yun, ha? Ganun, mga radical yung mga classmates ko. Ang PLM kasi parang UPN. Subsidized ng government yung tuition fee namin. So, lumayan kami mahirap. Kaya nung nakakita ko ng way na aasenso, makakatulong sa tao, nagtuturo ka ng entrepreneurship, sino gaban ko? Yun nga lang, una nagturo sa akin, galing sa isang company, galing sa US. So, yung product, mahal. Packages, mahal. Yung negosyo, pang US. Hindi pang Pilipinas. But the system, the industry's network marketing is just the same. So, I believe nga, ang nag-invento ng ganitong klase ng negosyo, Amerikano. Galing sa US to eh, yung ganitong negosyo. Pero I believe that we Filipinos
can play a better game than them. Bakit? Ang mga Pilipino, we're closely knit. Pag pumunta ka sa ibang bansa, sumitsit ka, tss, Pinoy lang ang lilingon. Yung mga Amerikano, di lilingon yan. Tayo, mga Pilipino lilingon. Ako ba? Masyado tayong closely knit. Saka ang Pilipinos, kalat-kalat sa buong mundo. At kung magkalat man tayo sa iba't ibang mga bansa, we are the best of what we do in that part of the world. Hong Kong, domestic helper man tayo sa Hong Kong, tayo yung hinahanap-hanap, tayo yung pinaka-respected na domestic helpers. Yung mga Chinese, ayaw nila ng domestic helper na Indonesian, na Indiano. Ang gusto nila, Pilipino. Kasi yung mga Pilipino, maaalaga. Masarap magluto. Pag pinaalaga mo yung anak mo, mamahalin. Parang anak na nila. Yung mga OFW, tayo magagaling na factory worker sa Taiwan, factory worker sa Korea, diba? Mga architect sa Singapore, mga nurse sa US, seaman sa Middle East, nurses sa US and sa UK. Nire-respeto tayo doon. May mga bridge na tayo. There are actually 15 million Filipinos outside the Philippines. So may pang-connect na sa iba't ibang mga bansa. Kulang na lang may magsimulang negosyo sa Pilipinas. Kaya nung nakita ko yung opportunity, wala pang company na from the Philippines pumutok at nakarating sa iba't ibang mga bansa. Laging ang nangyayari, galing sa US, pumunta ng Canada, New Zealand, Australia, some parts of Asia, some parts in Europe, tapos pupunta sa Pilipinas. Laging papasok ng Pilipinas. Sabi ko, sana merong company from the Philippines palabas naman. Para ang downlinks naman natin, ibang lahi. Imagine mo, downlinks mo African. Downlinks mo Amerikano. Downlinks mo Europeans. Ganun naman. Pwede naman yun, di ba? We can be the best direct seller and network marketer sa buong mundo. Online and offline. Yun yung pinangarap ko for AIM. 13 years ago. So nangyari na. Pumutok tayo sa Pilipinas. Nakarating ng iba't ibang mga bansa. We're into 19 countries as we speak right now. 19. Labing siyam. Bago matapos yung taon, baka madagdagan pa ng apat yan. So, hindi tayo papakonte, papalaki tayo ng papalago. Marami pa tayong gagawing innovation dito sa Philippines. Nakita niyo yung mga travel natin? Kasama naman nag-travel itong mga... Itong mga senior pa lang. Pero mga bago pa lang naman ito. Siyempre, kayo mga bata gusto yung mag-travel for free, di ba? Yes! Absent sa klase ito, makapag-travel lang. Di ba? I-hit niyo yung travel. Kasi sa totoo lang, sa buong industriya, tayo lang yung may travel na walang time frame. Ibang company may travel. Ito yung requirements. 3 months. Eh, part-time na ako eh. Paano ko maabot ng 3 months yan? May travel, Hong Kong, 3 months. Eh, part-time na ako. Paano ko ma... Tayo, wala. Tayo may travel. Ilang GC? Ayan, 15 GC. Palawan. Ayaw mo ng Palawan? Kasi taga-Palawan ka. Oh, eh, gawing 30 GCs. Hong Kong, Disneyland, Ocean Park pa. Eh, paano daw pag binuno ko yan in 1 year? Eh, lilipad ka sa Hong Kong. Kahit 1 year mo bunuin, kahit 2 years mo bunuin, sayo sa gusto mo, lilipad at lilipad ka. Walang time frame. Ganun kaganda, ganun kaluwag. Kaya masarap, karirin. Kaya huwag kayong magtaka, bakit may iba na-graduate ng nursing, biglang kakaririn in global. Na-graduate ng kung ano-anong 4-year course, biglang kakaririn in global. Why? Because there's a career in this kind of business. Look for a mentor, like your upline. Learn about the support system ng grupo nyo. You focus on the business. You do it full-time. Dok, hindi ko pwede ngayon full-time, nag-aaral ako. Then do it part-time. Part-time with seriousness. Kasi ang problema sa ibang part-time, maaalala na nag-aim global kapag walang ginagawa. Uy, wala akong ginagawa, mag-aim ako. Hindi ganun. Dapat kahit part-time ka, nakalagay sa schedule mo yan. May pasok ako, MWF, TTHS, wala akong pasok. MWF, nag-iimbita na ako.
TTHS, buong buhay ko ng TTHS, yung global ako. May schedule kang sinusunod. Dapat ganun. So, again, sana next time pag nakita tayo, Doc, full-time na ako. Doc, nagpaalam ako sa mother ko, pwede ko na gawin itong full-time. Doc, part-time ako, pero grabe income ko, pang full-time na. Yes. Doc, part-time ako, pero deeg ko pa yung manager ng McDo. Yes. Ganun. Okay, sana next time maayos din sinasabi kong idea kasi may mga nagre-request eh. Doc, kaya ba yung ganun, 3980? Member ka na? Mas marami makakasali ka agad. Mabata, diba? So, we're still working, you know, on the pipeline na if possible. Kasi in-offer namin sa mga, natanong namin yung mga leaders, mga top